sovereign court of the law of the divine sovereignty and ownership of the Mahometan people and the Lucas Empire under the protection of the King and Queen of Philippines Islands and the Federal Republic of Lucasu of the Royal Imperial Lucasu Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo and the Royal Hashemite of Sulu and Sabah, Southeast Asia. After the consensus of all the elders, lahat po ng ating mga lolo, lahat ng ating mga liderato ay nagkakaisa sa ngalan ng tamang desisyones para sa kapayapaan, kaunlaran, at katiwasayan ng sambayan ng Maharlika. Kaya nagsama-sama ang superpowers of the heavens and the Lemurians to be able to arrive into the Royal Decree 114. Kaya nga dito nakikita ng lahat na hindi basta-basta ito ang ginagalawan ng mahal na hari at mahal na reyna. Ito ay naka-address mismo sa ating presidente, the President of the Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., and cabinet members, all members of the Senate, Congress, Department of Health and Officials, OPAP, Office of the Presidential Advisors for Peace Process, implementor of vaccination, and the officials that bought oversupply and expired vaccines, National Task Force Against COVID-19, barangay officials, Department of Finance, Central Bank of the Philippines, Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Department of Budget and Finance, nurses, doctors, and any health deputized practitioners paid to kill poor people. From Queen Maria Helen P. Abdurajak and Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurajak, implementor and sovereign charges of the sovereign territory of Lucas Empire and the poor sovereign Maharlikan people of the Philippines Islands and the Federal Republic of Lucas, Southeast Asia. Copy the seven Makdum and the supreme elders of the heavens and Lemurians. That is the power and authority of the Kingdom of Lucas Empire. Ibig sabihin, sinasabi ko noon sa inyo, nandito kayo sa teritoryo ng lupang pangako, the land of the promise that God Allah has prepared for all His people. This decree is final and executory as done today, March 20, 2023. We stop any form of medical, political, and military tyranny, oppression, and suppression. No to vaccination. We will enforce the heavenly and Lemurian's power for any violation. Attention to the Office of the President and the officials from legislative, executive, and judiciary branches of the caretaker Philippine government. If anyone imposes vaccination in any form, then we would run after you. This is our final ultimatum to all oppressors and suppressors of the chosen people of God, Allah, and we demand payment for each official and violator
to pay the sovereign owner of the sovereign divine kingdom. We would not give budgets for the military government officials, top to bottom, if any of you defy. Pinapahinto ang panggigipit at pagpapahirap ng politiko at militar, lalo na ang pag-aabuso sa kapangyarihan sa pagpilit na bakunahan ang mga taong walang kalaban-laban. Ipataw namin ang kapangyarihan ng kalangitan at manglimorya mismo sa opisina ng presidente at sa mga kabinete, mga mambabatas sa taga-implementa ng batas na di makatarungan at sa Korte Suprema sa paglabag sa batas pantao at sagradong katawan. Sila ay binigyan lamang ng otoridad para itaguyod ang sambayanan, hindi para alipinin at ipapatay sa programang bakuna. Pag hindi sila tumigil, ipapataw sa sambayanan, hindi para gipitin. Kaya ito talagang paniningil sa mga opisyales na umaabuso sa batas ng soberenya. O di kaya sila ay sisingilin sa utang na kinuha sa kayamanan ng soberenya. Kaya tama na, sa sobra na ang pag-aabuso sa karapatan ng mga pobreng mamamayan sa pagpataw ng hindi makatarungang mga House Bill, batas na hindi angkop sa batas ng soberenya at ng divino gobyerno. Ang sino mang lumabag sa batas ng soberenya ay papatawan ng mabigat na parusa. Wala na kayo otoridad para magpabakuna pa. Ang buhay, iisa lamang. Huwag na kayo magpabakuna. Kami ginagamot namin ang mga taong tinamaan ng epekto ng bakuna. Kayo lalo pumapatay. Lahat na naniniwala sa katawan natin na sagrado ay dapat ingatan. Makiisa sa laban ni King Mamay at ni Queen Helen of Durajak. Itong royal decree ay sinainan nitong araw, March 20, 2023, dito mismo sa Manila, Philippines. Kayo, mga salpahing manggigipit dahil sa sobrang gusto ninyong mangibabaw pa rin ang kapangyarihan ninyo, kaya handa kayong magdeklara ng kung ano-anong batas. Tapos na ang medical martial law ninyo at iyan ay tinapos na. Ngayon, kung gagawa na naman kayo ng panibagong konspirasiya dahil nag-order kayo ng mga hindi na totoong baksin na pwedeng sabihin ninyo panlaban dahil ang COVID ay konspirasiya. Ginawa ninyo iyan para hindi lumantad ang totoong tagapagmana at ang totoong tagaayos nitong ating kalupaan na yan mismo ang apo ng Malaysia at ang apo ng Pilipinas. Kaya nga ngayon dito nakikita ninyo marami na ang naliligaw, marami pati ang nababayaran. Ngayon, sabihin nyo ako, ikaw ang nagpatagal. Maling-mali po kayo. Kayo po ang nagpatagal dahil nababayaran po kayo. Binigyan ko kayo ng angkop na paraan para itaguyod ninyo ang inyong sinasakupan sa ngalan ng soberenya. Ang ginawa ninyo, inabuso pa ninyo. Saan ninyo nilagay ang inyong loyalty doon sa pera? Pinera nyo lang at wala kayong pakundangan. Dahil ang sinabi ninyo, madali lang ito para ilipat lang natin dito sa kabila. Palipat-lipat kayo ng claimants. Hanggang kailan kayo nanluloko sa inyong mga sarili-sarili? At meron pa rin hanggang ngayon dahil kinupkup sila at ay aba ako pa. Pati ang kanilang mga problema, ako na lahat ang sumalo. Ipapano si Queen nagkandalubog-lubog sa utang sa katutulong sa inyo? Subalit, hindi nyo man lang inintindi si Queen. Wala man lang kayong paraan
sagipin si Queen sa mental torture, sa panggigipit ng mga nautangan. Alam niyo ba yan? Nagkasira-sira ang programa ng ating imperyo dahil na sisilaw kayo sa pera na ino-offer sa inyo. Ngayon, with this royal decree, klarong-klaro po yan kung sinong lalabang. Ay aba eh, alam naman natin na klarado na na pinahiram lamang sila ng otoridad para magkaroon ng political government, para magkaroon sila ng political constitution, para magkaroon ng militar. Iyan ang ginawa ng mga lolo, kaya nga merong nangahamon na sila yung totoo kasi sa lolo pa ng, sabi nila, 1400. Ang sa atin, predecessor of Law 101. At ang kasama natin, ibago pa ginawa ang mundong ito. Iyan ang 7 MacDoom. Hindi pa ba kayo natatakot? Kaya ngayon nang hamak, maraming namatay, tandaan nyo yan. Kaya kayo, mga nagre-ritual-ritual yan, pag hindi nyo alam, babalikan kayo. At iyan ang sinasabi ko sa inyo. Wala kayong otoridad mag-ritual. Ngayon, kung ginagawa nyo yan, ang tadhana ay siyang gaganti sa inyo dahil masyado kayong nagpipresenta na hindi naman kailangan. Kung nananahimik si Queen, marami akong kinuhuli at hindi nyo lang alam, marami akong nadiskobre. Ngayon, sinong papatawan ng batas ng sovereign niya? Di ba kayo? Kayong mga sira na ulo, at talagang nananadya kayo na sa inyo yan. Ngayon, binavalidate din natin pati ang vaccination exemption. Lahat kayo, ipahuhuli ko kayo dahil pinera ninyo ang vaccination exemption card. Lahat ng sumama kay Queen, lahat ng nakinabang sa pangalan ni Queen, sa programa ni Queen, sa mission ni Queen, hindi na po ngayon dahil ang batas ng katotohanan at ang divino gobyerno at ang hustisya ng kalimitan ay siyang papataw sa inyo. Hindi biro po yan. Tandaan ninyo, ang vaccination pwede kong ituloy at pwede ko rin harangin. Pero kung ayaw ninyo, edi maglaro kayo at lalaruin kayo ng mga taong talagang handa makipaglaro sa kamatayan para lang manatili sa posisyon na gusto nila. Kaya nga, dito nakikita na ninyo. Sinisisi nyo kami. Magsisi kayo. Dahil bawat sentimo iyan, may gantiyan, may parusa iyan. Kung kayo nagnakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga pera na inilaan ng mga lolo, heritage account kaya yan? Lahat ng budget ninyo saan galing? Sa pera ng mga lolo. Kaya nga, kayo ang magnanakaw, hindi kami. Kayo ang mga nag-implementa ng tiwaling batas. Kayo ang magsasuffer niyan. Kung hindi kayo mahuhuli sa physical na batas ng gobyerno at ng militar, mahuhuli kayo sa batas ng soberenya, sa batas ng kalangitan, at ng underworld, yan ang Lemuria. Kasi hindi pwede nating baliwalain sila ang bantay ng bawat pusod ng karagatan, ng kabundukan. Kaya nyo ba? Kaya nyo bang lagpasan niyang kapangyarihan na yan? Kaya nga, ang bata nakakaintindi, pero kayong matatanda, you defy the law, kaya dyan kayo. Kaya dito, nakikita ninyo noon. Pag si Queen nagsasalita, sasabihin niyo, voice changer. Alam ninyo, kasi may tinatago kayo. Ayaw ninyo matuntun kayo, ayaw ninyo matumbok kayo. Kaya dito, sabi ko nga sa inyo, lalaban ang katotohanan. Ngayon, balatan niyo ako ng aking titulo, kayo ang binalatan. Because the authority has been given to you, and yet, you do not comply with the mandate that has been given to you.
Bakit kayo na nagsasuffer? Dahil kayo ang humarang. Matagal na dapat ako tapos. Gumagawa kayo ng mga bad publicity. Lalo na iniipit ninyo mga taong tumutulong sa akin. Dahil peke ako. Galing na yan sa bibig ng mga inutangan ko. Kaya nga ginigipit ako dahil hindi ako makabayad. Nagkamali po kayo. Paano kung yung kayo ang mawawalan at dahil nilulusaw ng sistema ang inyong kapirahan? Kakainin po lahat yan dahil ang fiat money, kahit bilyon pa yan, kapag napalitan ang currency, walang value po yan. Naaalala nyo, noong bagong lipunan, di ba nawalan kayo lahat ng pera? O ngayon, nag-impak-impak kayo lahat ng naprinta. E di ba nawalan yan ng value? Sino nga ba ang may-ari ng sistema? Yan ang titingnan ninyo. Sino nga ba ang makapangyarihan? Kayong politiko, kayong militar, ipinahiram nga kayo ng kapangyarihan. Hindi pa ba kayo nakakaintindi, kayong mga politika, kayong mga militar? Pinahiram lang kayo. Kaya nga binawi ang soberenya. Binawi ang inyong otoridad. Ngayon, sasabihin niyo pa rin, walang saysay ang pananalita ni Queen. Saan kayo kukuha ng pera niyo? Saan kayo kukuha ng budget niyo? Ito, Presidente Bongbong Marcos, pag hindi ka rin tumigil, pati ikaw walang budget, tandaan mo yan. Kasi dito, ang naggagawa lahat niyan ay ang lolo. Kapag hindi kayo nagiging matapat sa tungkulin ninyo, dahil kayo ay binigyan lamang ng caretakership. Tapos na, dapat noon pa, bukas March 22, after 100 years, dapat isinuli ng Amerika mismo at ang mga ari-arian na hiniram nila. That is the Carpenter Agreement. The superpower that has been given to them by the Lupasog. Kaya nga pinapalabas ko ang Lupasog, tagabawi ng lahat ng kapangyarihan. Eh, ayaw nyo pa rin maniwala, eh, sinabi ko kay Lolo, edi sige, paputokin lahat ng bulkan, lindol, hulog, lahat ito. Yan. Pag nararamdaman nyo na yan, maaalala nyo ako. Dahil ayaw nyo magbago, so sabi ko nga, ayaw nyo pa rin makinig. Lalo na ang kabinete, lalo na ang presidente, lalo na ang ano. Hinarangan nyo na ako nung July 30, nung pag-upo niya. Kung sino man niyang humarang, hahabulin din kayo ng batas ng soberenya. Kasi the more you kill other people through your batas, babalikan ko kayo. Dahil ang soberenya ay pag-aari ng kasama ng Allah. Huwag ninyong maliitin si Queen. Dahil ako gumaganap na aayon sa mandamus ng divine law. Kaya nga binabalansi lahat yan. Pero kung ayaw nyo pa rin maniwala, nasa inyo na yan. Kaya ngayon, sa pagbalik sa ere nitong mga programa, maiintindihan ninyo ang batas, ang Royal Decree 114, ay hindi pakiusap, kundi mandate to stop vaccination, mandate to stop the propaganda, mandate to stop the House Bill. Wala kayong authority, kahit sino ka paman, kahit ikaw ay senador, kahit ikaw ay congressman, ang political government pinahiram sa inyo. Tapos na yan sa ngalan ng Mapilindo in September 16, 2013. Ito binibigyan lang kayo ng leeway, pero pag ayaw ninyo, baka dito nyo na makita ang tigas ng bakal, ang kamao ng Diyos Ama, ng Allah. That is divine justice. Doon kayo dapat matakot sa divino gobyerno, sa batas ng soberenya. Kung nakikinig ka man, Bongbong, Presidente, tigilan nyo na ang konspirasiya. Kahit anong gawin ninyo, may batas ang soberenya, may batas ang lolo. Pinaupo ka, gawin mo ang nararapat. Ngayon, tinatawagan ko ang isang lolo, nakikinig ka, makinig kayo.
Dahil ang sabi ko nga sa inyo, kayo ang dapat humusga, hindi ako. Iyan ang dahilan na itayo natin muli ang Sovereign Seven Macdon Court sa Indanan Sulu. Hindi lang yan kung saan si Queen, kung saan si King. Bit-bit ko lahat iyan. Dahil iyan ang magpapatunay na pito lapis pataas, seven layers up, seven layers below, and itong ating ginagalawan ay lahat ng mga lolo. Kaya nga naghihirap kayo dahil kayo ang sumalingat sa kapangyarihan na dapat noon pa. Kung ayaw ninyong mag-recognize, kung ayaw ninyong kilalanin ang batas ng sovereign niya, lahat kayo mamamatay sa gutom, lahat kayo huhusgahan ng kalangitan through earthquake, through floods, through lightning, through lahat itong kababalagan, ipapataw na yan. At iyan ay mangyayari dahil hindi ninyo kilala kung sino ang nasa likod ng sovereign court na ito. Lahat, lahat, pag-asa sa pag-asa. Kayo ang nagpatagal, hindi ako. Ngayon, lahat kayo, kahit anong gawin ninyo, you claim and claim until you die. That is the different story between you and between the chosen leader of the new generation. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masalamat.